Guadiz, ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Attorney Chairman, good morning po. Good morning, Chairman. Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Ho. At opo, magandang umaga sa lahat ng mga opo nakikinig at nanonood po sa atin. Kanina pa namin kayo tinatawagan, Chairman. Pero edi bali, may 5 minutes, may 5 minutes pa naman po tayo. Ano po, ah? Anong aksyon ng LTFRB doon po sa Vietnamese na hinold up na, abe ginahasa pa nung anong sa loob ng Grab vehicle? Una po, umuha kami ng police report, binalidate po namin yung katotohanan at saka yung facts ng kaso. Pangalawa po, sumulat na rin po kami sa Grab para pagpaliwanagin kung ano itong nangyaring to. And then number 3 ho, pinapuntahan ho namin yung hold up ng Vietnamese, may utos po ako para alamin naman po yung side niya. Mag-investiga kami definitely, and then kung sino man po yung kasalanan, mananagot po. Okay, so far, wala pa pong disciplinary action na gagawin yung LTFRB sa Grab? Not yet? Not yet po, dahil yung mga yung fax po kinukuha pa po namin, and then bago po yan, pagpapaliwanagin po namin, bibigyan namin sila ng mga 5 araw okay para magpaliwanag. And then after that po, maglalabas po kami ng kaukulang aksyon kung mapapatunayan mong may kasalanan po sila. Opo, Chairman, ano po ang sa mga ganitong klaseng sitwasyon, lumalabas ng ganire ang mga nangyayari, ano po ang proteksyon? Paano po pro-proteksyonan ng LTFRB ang mga commuters? Unang-una po, pag may mga ganyan pong report, of course, itatawag po yan sa opisina namin. Alamin po namin kung paano po sila na-agrabyado ng isang app company or ng isang TNC po. And then, posible po na mapatawa ng suspension yung app company o pag nakita namin may kapabayaan. Opo. So, naharap po pala yung Grab sa suspension. Suspension ng alin? Unang-una po, pwede po namin masuspend yung kanilang app for at least 30 days sa first offense po kung makita man may kapabayaan po. Pero yan po, magagawin namin yan as a matter of due process. Pagkatapos ko namin makuha lahat yung facts ng kaso at ma-determine ho kung meron nga ho silang kapabayaan. Ay alam po, pag ginawa nyo po yun, hindi mas maraming maapektuhan, maraming walang masakyan dahil marami silang parokyano, hindi ho ba? Totoo po yun, pero paano mo papatawa naman po ng disiplina yung isang app company? Pwede pong suspension, pwede rin hong penalty in terms of kung ho, pe-penalize mo sila ng may yung pagmumultahin po. Monetary, Chairman? Monetary, but alam mo, Alvin, mas maganda po siguro pag kung po, it's a suspension to drive the message to everybody na dapat po you have a big responsibility being the biggest TNC company in the country. Yeah, yeah. Pero so wala pa wala to drive the message po. Yeah. Pero linawin natin, wala pa po wala tayo doon. Ito lang mga posible. Ito yung mga posibleng sanctions. Ano po? Opo. Sa ngayon po, pinapakuha pa po namin yung mga datos. And then may 5 days po yan para sumagot siya yung TNC company po or Grab. Okay, sige po. So hanggang dyan muna tayo. As attorney, tatawag ulit kami ha, pag meron na po. Ha. Thank you. Thank you po, sir. Thank you. Thank you. See attorney Teofilo Guadiz, ang chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa dami ko pang tanong.